Santo. Amen. Tumayo ang Panginoon. At tumayin. Nanawagan ng Tuwang Bautista. Ang magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Ngandaan natin ang daraan ng Panginoon. Suriin natin ang aming pagmamalalis at aminin natin ang mga pagkulang, ang mga bundok na ating pagmamalas at ang mga lampak na ating pagkakarumalan sa sanlibutan ay mga balakid na daraan ng Panginoon. Isang matuwid na daraan ang kailangan na natin inanda sa pamagitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos at pagpapanibago ng buhay. Mga kapatid, aminin natin ang aming mga tanapang tayo maging marapat sa pag-iwang ng banal na pag-aahin na tutulot ng kapatawaran ng kapatid. Panginoon, kami nagkaasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong buhay. Kami ay linapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng mga pagkaliyang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin makapagaliyan at mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipaintulot na kami hadlang namin mga pinagkakaabalahan. Turuan mo kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magkasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Alamin niyo ang bayan, sabi ng Diyos. Alamin niyo sila. Inyong ibalita sa bayan Jerusalem na hinalo ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasala ng ginawa sa ipanghanda ang Panginoon ng daan sa ilang isang tapat at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga langba, patayin ang mga burol at bundok, at patayin ang mga bako-bakong daan. Mahayag ang kalungan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong hayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sigaw, huwag kang masisinda sa bibig sa tugaw. Narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Tagday ang gantimpala sa mga hinira. At tulad ng pastol, yaong pawal niya ay kakalihain. Sa sariling bisik, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pagbasa mula sa ikalawang sulat ng Apostol San Pedro. Huwag ninyo kalimutan ito, mga kulahat mama. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay 1 araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya inutupad ang pangako iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, ang kalangitan ay biglang mapapara na may makapangilag na ubo. Matutubok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalanta. Yaman, ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga ninyo sa kanya ang inyong sarili, mamuhay ang ayon sa kanyang kalooban. Samantalang, hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyo. Araw ng pagkatupo ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga babay na inarong. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong damit at ng bagong lupa na pinagharian ng katarungan. Kaya nga, mga hinamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na kayapa, walang dungis at kapinsasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pamilya tulang.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balitas ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesus na anak ng Diyos nung simula ito na matupad ang mula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aming ipagdadalang mauna sa iyo. Iyakta ng iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Kaya tayo ng daraanan ng Panginoon, tuwilin ninyo ang kanyang mga landas. At tumuloy na sa ilang siwa, magbibigyan at nangangarap. Sinabi niya sa mga tao, bago sisira ninyo ang kalitan ng inyong mga kasalanan. At pabinyan kayo upang kayo'y kalawal ng Diyos. At sa ipinahanan nila ng kanilang mga kasalanan at sila'y pinilitan nila sa ilog Jordan. Hinapit na rito ng kanilyo ang kanilang niwan ang balat ng kanilang pangigis. Ang kanilang namang kapay paalam at ulit kukyutan. Lagi niya sinasabi sa kanilang takamaral. Darating na masunod ko ang isang mga pangyarihan ko sa akin na hindi ako karapat dapat pagkalat ng tali ng binibinigan mo kayo sa tubig, ngunit binibinigan mo kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Iadali niyo ang barahan ng Panginoon. Magsisi kayong taliktad ang inyong mga kasalanan. Ito ang tema na binibigyan namin pansin tuwing araw o kapanahonan ng Kwaresma at Adbento. Ito ang tema na kulay violet. Pagsisisi. Pagtalikot sa mga kasalanan. At maliwanag po na ang lahat ng pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala ng kasalanan at sa paglapit nito upang patawarin ng Diyos. Kaya nga po, pagliliit sa Mahal na Pere Maria ay ating binigang pansin yung dalawang kalimitan na dinanda, yung katigasan ng ulo at yung walang kapanayagan sa kasalanan na siya naging balakid upang makita natin ang pagpapago. Ngayon nakita natin sa Ebanghelyo na ito ay dapat sa ating inuwi na landas ng Panginoon sa pamamaraan na ipinamanigaw sa atin. Una ay sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Dinilis tayo ng Diyos nung tayo ay binigyan. Kaya nung sinabi ng Jesus nung sinabi sa banal na kasulatan na ito'y ginawa ni sa mga bautista na yung magsisi ng kanilang mga kasalanan ay isang maliwanag na tanda dun sa mga magsisi ng kanilang kasalanan ay nagpapinag kay Juan Bautista. Sa lahat naman tayo ay tumanggap ng sakramento ng biyag. Dinilis na tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Tayo ay pinagkalooban ng bagong buhay kay Kristo. Pero hindi niya natatapos. Kasi alam mo natin na hindi natatapos din yung pagkakasala ng tao.
Kaya pangalawa ay patuloy tayo na inaanyahan ng Diyos na magsisi at tumalikod sa ating kasalanan sa sakramento ng pagpisay. Sa sakramento ng pagpapasunto na kung saan ay sinisiwala natin ng ating mga kasalanan at tayo ay pinatatawad ng Diyos sa pamamitan ng pari kaya kapulo o Martes. Sinabi natin yung pinanong sa ating nakalaang linggo na yung ating umpisa ng pari ng inyong nakalipas na Martes. Bahala niyo na malaki na itutulong sa atin na sakramento ng umpisa. Kasi maliwanag po na yun ay isang pamaraan na nais natin baguhin ang ating sarili sa pamagitan ng pag-ako ng ating kailangan at kakulangan. At ano yung pangalawa? Paghingi ng tulong sa Diyos na ito ay mabigyan natin ng tunay na pagbabago. Yung isang malaking bahagi ng kusarino, binibigyan tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Binibigyan tayo ng bagong pagkakataon. Kasi muli, malinis na tayo. At yun yung nagbibigay sa ating mga kasalanan na kaya natin iayos yung daraanan ng buong kapag. Paano ay kumisa na binamit na pinita ito mga kusyado, pero sana po maging bahagi na rin yung sakramento ng pananampagdiriwa ng misa. Yung sakramento ng pananampagdiriwa ng misa ay may elemento po ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Pero hindi po para sa mga mabibigat na kasalanan. Magtawagin po namin sa mga venial sins. So, bahagi ay pareha po napakahalaga na bago magsimula ng banana pagdiriwang ng misa, ay nagbibigay tayo ng panahon na makita natin ano ba yung magawa ng kasalanan sa loob ng isang libro. Padre, halimbawa po, hindi ko nakasipan ang pangarap nito. Hindi ko lang yung kasalanan sa loob. No? Ikumpisal ko na yun. Pero halimbawa po ay yung mga kasalanan na maliit natin na nagawa araw-araw, na nakapagpura. So, bahagi na pwede na isama. Kaya na po, kakibat po sa sakramento ng pananampagdiriwa ng misa, iniali natin sa buhay ng pagka kasama, no? Sinisimulan natin ng pagsisisi ng kasalanan. Marami yung poor na ginagamit natin kanina ay yung Panginoon, maawa ka. So, pero sana, bago lumaloy, bago magsimulan ng misa, alam na natin, Panginoon, ito yung mga kasalanan na nais kong iharap sa iyo. Hindi ko ng awal na palangin kong nagagawa. Umuwi yung ulo ko, halimbawa, doon sa inyong anak, sa inyong asawa. Yun ay bahagi yun ako sa amin. Sana po ay yung ating pakinabang. At yun po ay yung elemento ng pagkabatawan. Saan? Kapag sinabi ng pari, ako siya ba yung mismo rito ng ating pananampagdiriwa ng misa na ito. Maawaan kayo ng kamapangyarihan Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, at pagbubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Yun po yung absolution na ibinibigay sa loob ng pananampagdiriwa ng misa. Ito ba ito? No? Binyag, kumpisal, at pakikisal sa banal na pagdiriwang ng misa. Ito pala yung natin ginagawa.
upang sa kanilang kagalingan, kasi kasama po sa kagalingan, hindi lamang yung katawan. Ngunit yung espiritu, ito po ay bahagi ko lang po sa ay mga tandaan sa ibaan na ginagamit ka rin, no? Malinis natin yung daraan ng Panginoon, matulid natin yung daraan ng Panginoon. At yun ay nagsisimula sa ating sarili. Alam mo minsan, gusto natin ituloy yung ibang tao. Walang problema na kung tayo makatutulong na ituloy natin yung ibang tao. Pero huwag natin kalimutan na unahin natin ituloy ang ating sarili. At sa pamamagitan po ng mga tandaan na ito na itinalaga ng sipa, ay hindi natin kakinabangan. Hindi natin kakinabangan ang ganyang biyaya ng pagkapatawad at pagbibigay ng lakas. Bumang kami sa katumpara natin ang kanyang kalawapan. Masang balagal ako sa Diyosama ng Pag-ibig na may gawa ng lahat at lupa. Masang balagal ako ng Isokriso ng isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagagawa pa ay sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinamanan ni Santo Balintuel, ipinagpapasahin ko sa sila ko. Minapos sa kulog sa mata ay pinili. Nangas na oras ang mga lumangan. Na may gawa kaya kailangan malaglog sa ito sa mga kapamilya sa lahat. Doon ang tumulat para dito ang lumulog sa nabubuhay ng pagkakata. Sa mga asang kalikayan ako sa Diyos Espiritu sa ato, sa banalan ng sitaan at katawagan, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkatawaran ng mga kasalanan, sa pagkatuloy na muli ng mga mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dalangin namin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na nagtanda at magtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala namin tayo panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautista, umakay sa mga tao para makilala si Jesus. Naway, may tulong ng simbahan na si Jesucristo ang tanging kapagligtas at Panginoon na kasaysayan. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Maging kapagtaguyon nawa ang katotohanan ang mga namumunong sa pamahalaan at wakasanawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatakwata sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhan, pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang patihira. Manalangin tayo.
Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, bago mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging pagkapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay religyoso, naway ihanda nila ang karaanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming daligtasan para kanilang sa aming paglilingkod sa iyong anak. At sa aming kapwa, hinihinaan ito kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Nawa'y ang pagbibigay mo ang magbigay ng kamukulan
sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magkasawala man tayo. Amen. May inyo ang Panginoon at sumayin taas sa gusto ng inyong puso at iyo. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon at ito. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan mo niyang marapat na ikaw ay namin pasalamatan. Kaya isinuro mo upang matupad ang iyong magandang balas para sa lahat. Hindi na itinayang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan mo ka ng matapat. Hinagin hindi na iba sa amin upang may tampok na kami sa iyo. Sa kanya nagtarang kami pagdating. At ang isa ka ng kususang matinding at ang pangako ng kapalapalabi ay nasa ang lubos na makapalit. Kaya ka isa ng mga anghel na nagsisigawin ng papuri sa iyo ng walang mumpayan sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong katakilan. Kami nagpapasalamat ay pati inarapan na tumayo sa ramo para magpapasalamat.
sa iyo. Isinatamo namin ganun magsasalo-salo sa katawanan ng Lord Cristo ay pagbuklod sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, binabi mo ang isipa ang lagasan sa mundo ng Diyos. Susi mo kami sa pag-ibig kayo sa ni Francis. May binaventura ang nandangan papagkakalisa. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin namin dahil na may pag-asa na sila'y muling magbubuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumanaw. Tawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan pag-ilapati ng lahat na makasalong sa iyong buhay na walang lakas. Sa isa ng mahal na Virgin Maria rin na ng Diyos. Minsan ang sila kanyang esposo. Ng mga apostol, ni San Martin ang mahal ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karagatan mo sa pamagitan na yung mala na aming Panginoon. Jesus. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng pagpapuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasama ng hanggan. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan, pagkakailisan mo sa kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magkasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at ang Panginoon ng Diyos. At sumayin. Magbigay kayo ng kapayapaan.